What's up guys, Dashi Vinci here for today's vlog. Bibigyan ko lang kayo na quick ride impression using Spider Corsa. So bago ko ibigay yung quick ride impression ko with this helmet guys, bibigyan ko muna kayo ng specifications ng helmet na to. Unang-una meron siyang ultra wide vision na mapapansin nyo naman sa helmet, sobrang laki ng available vision niya. Para sa akin, sobrang laking tulong ng ganyang klaseng design ng helmet since may mga helmet kasi ako na limited lang yung nakikita ko, whereas sa ganitong klaseng helmet, laking tulong niya especially during rides. Meron din siyang apat na vents, isa sa harapan, dalawa sa taas, and isa sa likod. And sobrang laking tulong ng vents na to when it comes to airflow sa helmet. Sunod naman yung sleek profile ng shell. Kung mapapansin nyo, meron siyang mga curves sa shell niya. Sunod naman yung contoured paddings niya guys. Etong helmet ko is size large, pero usually size medium lang ako sa mga helmet. Pero kahit na size large siya, sobrang fit pa rin niya sa ulo ko. And advantage din yung plus one na sizing since may mga nagamit kasi ako dating helmet na even though na fit siya sa ulo ko, may mga times katagalan nakaka-feel ako ng pressure point especially sa tenga kapag hindi contoured yung helmet na gamit ko. But with this Spider Corsa, since contoured nga siya, wala akong na-feel na pressure point. Dagdag ko na din dyan yung napakagandang paddings ng helmet na to. Halatang hindi tinipid. Hindi lang naman Spider Corsa ang may gandong klaseng paddings. Lahat ng Spider helmets guys, sobrang ganda ng paddings. Expect nyo na when it comes to Spider, isa sa advantage ng helmet na to is yung paddings niya. And lastly, meron siyang integrated spoiler. Dagdag po pa rin yung spoiler na to kasi sa panahon ngayon, usong-uso na ang spoiler. Kaya naging modern na talaga yung design ng Spider Corsa. By the way, dual vice sure nga rin pala ang helmet na to. At the same time, ang bigat niya is 1,550 grams. So yun, nabigay ko na yung quick specifications ng helmet. Ito naman yung personal ride experience ko with this helmet. So ito naman guys yung ride impression ko using Spider Corsa. Actually, pangalawang beses ko na siyang ginamit, no? And so far, ang mga napansin ko sa helmet na to, unang-una, even though na sports bike yung gamit ko, lightweight pa rin siya pag nakasuot na sa ulo ko. Partida, meron pa rin siyang kamerang nakakabit. Pero yun nga, hindi siya masakit sa ulo, hindi siya nakakangawit. At given na sports bike yung gamit-gamit ko na motorcycle. Ang isa ko pa napansin guys, yung sobrang laki ng vision na makikita ko. Ang laki, ang lawak. For comparison, ito yung madalas kong ginagamit na helmet compared dito sa Spider Corsa. Ang laki na nakikita ko, ang lawak na nakikita ko. Maganda yung ganito klaseng helmet when it comes to racetrack. Kasi kapag nagra-racetrack ka, usually naka-tacking position kayo, nakaganyan kayo. Pero yun nga, since malaki yung vision, hindi nagdi-limit yung vision ko dito sa may bunbunan. Kasi may mga nagamit akong helmet, kapag nagtatakin position or kahit na normal ride lang, yung vision ko natatakpan netong forehead part ng helmet. Whereas dito sa Spider Corsa, since malaki nga yung vision niya, wala akong nakikita ng ganun. Ang lawak pa rin. Kahit na tumingin ako sa gilid, nakikita ko rin yung gilid ko, no? Kumbaga hindi ako limited sa mga nakikita ko. Naisa pa naman siguro guys, yung coolness, no? Literally, yung lamig na nafe-feel ko sa ulo ko. May mga helmet kasi na mainit sa ulo. Pero since dito sa Spider Corsa, halos wala akong na-feel. Kumbaga, lamig pa nga kung tutusin. Kaya hindi ako masyado pinagpapawisan during ride. Sa wind noise naman, so far, wala akong masyado naririnig. Mas rinig ko yung ingay ng muffler ko compare sa wind noise na itong helmet ko. Kaya kung naka-stock muffler ako, hindi ko masabi kung may wind noise pa or wala. Yung paddings rin, ang ganda. Snug fit sa ulo ko. Tapos wala siyang pressure point, which is yung isa sa mga gusto ko sa helmet. Walang pressure point yung helmet. Kaya para sa akin, goods. Goods yung helmet na to, especially during ride. So yan yung masasabi ko sa Spider Corsa. Recap lang, sobrang comfortable, walang pressure point, manamig sa ulo, hindi ganun kabigat, tsaka snug fit sa ulo ko. Sa wind noise, hindi ko masabi kasi mas maingay pa yung muffler compared sa wind noise, no? Mas rinig ko pa yung muffler ko. Yan yung masasabi ko sa Spider Corsa. So yun guys, narinig nyo naman kung yung mga nasabi ko sa helmet. And dagdag ko na lang din,
na even though na 1,550 grams siya, kasing weight niya yung mga regular helmets. Pero kahit na ganun, hindi pa rin ako naka-feel ng ngawit sa ulo. Given na yung motorcycle na gamit ko is sobrang aggressive na madalas din akong nakayuko. Pero kahit na yung weight niya is compare kay Spider Flight and Spider Carbon na mas magaan, hindi pa rin ako naka-feel ng kahit anong ngawit sa ulo. Pero kung mayroon man ako mabibigay na room for improvement sa helmet na to, I think yung visor niya. Don't get me wrong guys, sobrang ganda ng visor niya, scratch resist yung visor niya, pero nitpick lang naman to, eh hindi naman ibig sabihin is pangit na yung helmet. It's just that fingerprint magnet lang ng visor, na kahit konting touch mo lang sa visor, eh makikita na agad yung fingerprint mo. Hindi lang fingerprint guys, kahit konting alikabok lang na dumapo sa visor, kitang-kita na agad. Although madali lang naman yung solution, syempre pupunasan mo lang naman. Kung magagawan sana nila ng paraan yung visor na ito na hindi masyadong fingerprint or dirt magnet, mas okay sana. Pero choosy pa ba tayo? Sa presyo niyang 4,495 na graphics and 4,295 na plain colors, tutusin hindi ka natalo sa ganyang price. Especially sa specifications ng helmet, sa riding experience na ibibigay sa'yo. Kasi bihira yung ganito. Bihira yung ganitong klaseng helmet na ang ganda ng paddings, ang laki ng vision, formadong helmet, last least, hindi masakit sa ulo. So wala ka na rin hahanapin talaga sa helmet na to. Kaya kudos sa Spider dahil tinataasan na nila yung level ng helmet dito sa Pilipinas. Sobrang on par na ng helmets nila when it comes to safety. Sobrang on par na ng helmet nila compare sa mga high-end helmets. Ang dami na rin testimonies ng mga Spider users when it comes to their safety. Kaya sobrang kudos to Spider Philippines. So ganun pa man guys, I hope nabigyan ko kayo ng idea when it comes to Spider Corsa. Available yan sa mga Spider branches, Spider stores, online stores, at kung saan-saan pa. Again, nagpapasalamat ako sa Spider Philippines para sa pagbigay opportunity na magamit itong Spider Corsa. Kaya kung nag-interested kayo sa ganitong klaseng helmet, I hope nagkaroon kayo ng idea sa vlog na to. So ganun pa man, dito ko na natataposin yung vlog. Maraming salamat sa pagnood, sa pagla-like, sa pag-share. Maraming salamat sa pag-comment. You all know the drill. Ride safe. Peace out.